Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video, magmumukbang tayo. Teka lang, mukbang nasa utak ko. Hi guys! So for today's video, ipapakita namin sa inyo kung paano mag-set up at mag-culture ng Azolla at duckweed. Ano nga ba ang Azolla or Azolla? Sinishare lang din namin, baka pwedeng makatulong din sa inyo. Again, disclaimer, ito po ay based sa aming experience lang. So ayan, ipapakita namin sa inyo kung paano namin ginawa step by step. So ayan, samahan nyo kami guys. Ayan, nakaprepare na po tayo ng mga kahoy na pantusok sa gilid. At ready na rin natin ang area kung saan isi-set up natin ang Azolla pan at duckweed. So ayan, since nakahukay na tayo, na ayos na natin yung lupa, wala nang mga tusok-tusok, bato-bato na pwedeng maka-damage or makasira sa ating trapal. So ayan, ilalagay na natin yung trapal, tutusukin na natin yung bawat gilid, I mean para magkaroon siya ng brace para hindi siya matumba. Etong sineset up natin dito na area is para sa duckweed. Dun sa kabila, meron na rin tayong nahukay para naman yun dun sa Azolla natin or Azolla natin. So, hindi na namin nakuhan kanina. So, dito na lang tayo. Same lang naman sila sa duckweed at Azolla. But make it sure guys, na ang area nila is hindi direkta sa init ng araw kasi hindi rin po maganda sa kanila yon. So ayan guys, halos patapos na tayo sa ginagawa natin at ready na tayo para ilagay yung animal manure, tubig at saka yung lupa. So ayan, ilalagay na natin ngayon yung ating dumi ng kalabaw. Kailangan guys, bago natin siya ilagay dito, ilang araw na nating napatuyo, hindi yung bago pa ha, kailangan natuyo na siya, nabilad na natin ng ilang araw. At ayan, ito naman ngayon yung lupa natin. Lalagyan na rin natin siya ng tubig guys, ayan. So, madami-daming tubig ang kailangan nito kasi medyo malaki itong ginawa natin guys. Ito namang sa kabila guys, ito, so nakikita ninyo, ito yung nauna nating ginawa, ito yung para sa ating Azolla. Ayan, ilalagay na rin natin siya guys. So medyo marami yung, naparami yung nabili namin, kailangan nating ilagay lahat. Pero pag kayo naman guys, sakto-sakto lang ilalagay ninyo, kasi sa amin, ilalagay na lang namin lahat kasi sayang naman eh. Ayan, medyo madami-dami yan guys. Ang advantage nito guys, 15 days lang siya, dadami na agad. Sobrang bilis niya mag-multiply. So malaking bagay to sa pagpapakain sa ating mga alaga. Again, the good thing is, hindi lang po siya sa baboy, hindi lang din siya sa manok, pwede rin siya sa mga pato, itik, kambing, rabbit, at iba pa. So ayan, kinakalat lang po natin siya guys para maiwasan po yung pagkumpul-kumpula nila para mas mabilis yung pag-multiply po nila. Ayan na po, after nating maikalat, so balikan na lang po natin siya after a week. So ayan guys, after a week, eto na po yung itsura niya.
Mas makapal na po siya, guys. So, pwede na po tayong mag-harvest ng pakonti-konti dito. Binabawasan natin siya. Regular natin binabawasan kasi iniiwasan natin na magiging ganito yung mag-overcrowded sila, yung nagkukumpulan sila, guys. Ayan. At isa pang iniiwasan natin, guys, kaya nilalagyan din natin ng tubig pag nakita natin na medyo kukonti na lang yung tubig, nagdadagdag tayo. Kasi iniiwasan natin, eto guys, yan, yung mga ugat-ugat niya, natutubo siya doon mismo sa lupa. Kumbaga, matatouch na yung lupa kasi doon siya tutubo. Ang gusto nating mangyari is naka yung lumulutang lang siya sa tubig para mas mabilis siyang ayan, dumami. Ayan guys, lagi nating binabawasan pero as you can see, marami pa rin talaga yan. Praise God. Nang healthy niya, ang ganda niyang tingnan guys. Ayan. So, kung may mga katanungan kayo guys, comment down below lang para masagot natin yung mga question ninyo. At may share namin kung ano yung mga experience at kaalaman na meron kami. Again, sa mga disclaimer, ito po ay base sa aming experience lang po. Ayan. So, dito naman tayo ngayon sa duckweed. Ano nga ba ang duckweed? So, yun na siya, guys. Ito yung duckweeds natin. So, magdadalawang linggo pa lang siya since na ano natin siya. Culture natin siya. So, ayan. Dati, parang pailan-ilan lang talaga siya. Pero ngayon, so far, so good. Ang ganda, ang ganda. Makikita ninyo. Sobrang green na green. Ayan. Paalala lang po pala guys, kailangan natin lagyan siya ng ganito. Ito, ng tabing, ng shade niya. Kaya lang napapansin namin guys, nung hindi namin siya nilagyan, so sobrang ano siya sa init, sobrang nabibilad siya. Kaya ang ginawa namin, kasi nung nakita namin at napansin namin na medyo naninilaw siya, nag-iiba yung color niya, parang hindi niya kaya ng sobrang init, sobrang init talaga yan. Nilagyan namin siya, so after that, ilang days lang napansin namin, bumalik yung pagiging colorful niya, sobrang ganda na ng kulay niya, so makikita mo healthy na siya. Ayan guys, thank you and God bless.